Alright guys, welcome back sa another video. Welcome back din sa akin. Ngayon lang ako nagpakita. Marami lang tayong ginagawa ngayon dahil sa school. Pero ngayon, share ko lang ulit sa inyo yung version 2 ng Ace Visualizer. So, this is a version 2 ng original, which is eto. Ito yung original na, which is in-upload ko din sa YouTube. So, eto yung version 2, which is a much prettier and mas marami siyang feature kumpara sa nauna. So, ito yung homepage. Ano lang naman to, tutorial yung homepage. So, dahil nga tutorial tong video na to, hindi na natin tong babasahin. So, ayan. I-link ko to sa baba if you want to try or search nyo lang sa Google is Visualizer version 2. Ayan. Yung unang site na lalabas, ayan. Click nyo lang yan. Na nagpunta kayo dyan. So, andito na nga tayo. Unahin na natin si sorting. Okay? So, sa original, meron lang tayong isang window or isang array. Dito naman, pwede tayong mag-add ng new window. At kung nakita nyo, is parehas lang yung array natin pag nag-generate tayo ng array. Parehas lang sila ng values. But, magkaiba sila ng algorithm. So, pwede kang pumili ng algorithm na gusto mong i-compare. Pwede na natin ma-compare dito. And then, meron tayong timer for comparison. So, i-try natin. Ayan. So, as you can see, meron timer dito. May kita natin kung sinong mauuna. At ayun, mukhang nauna agad si Quicksort. Ayun, so walang duda, nauna si Quicksort, which is 15 seconds. While yung Merge Sort is 20 seconds. If you want to rank this, kung bawa gusto nyo makita sino yung pinakamabilis, pinutin nyo lang yung rank by speed. So ayan, so unang-una si Quicksort. Ayan, and then pwede nyo i-view yung table. Ayan. So, may place siya. First place si Quick Sort, 15 seconds. Merge Sort, 20 seconds. So, add pa tayo ng isang window. And then, piliin natin si Shell Sort. Ayan. And then, kuntian lang natin yung array. And then, speed. And then, ascending, descending naman. So, try natin. Ayun. So, rank natin by speed. Walang nagbago kasi nauna si Quick Sort, 3 seconds, 4 seconds, and then si Shell is 6 seconds. If you view the table, so ayan, mapapopulate yung table natin. Ayun. So, ito, pwede nyo ito gawing reference sa mga studies nyo kung ano yung pinakamabilis na algorithm. So, marami pang sorting algorithm. Hindi ko lang natake dito lahat. Pero pwede kayong pumili dito. Pwede nyong i-compare yan lahat hanggang bubble sort. Ayan. So, hindi ko nahintayin kasi matagal yung bubble sort kasi mabagal na algorithm yan eh. Ayan. So, kukonsume yan ng tagal na oras. Ayan. So, kung nakikita nyo dito yung bubble sort, ayan pa lang yung nasa sort niya, yung dulo. Kasi naka-ano tayo eh, descending. By the way, pwede nyo itong i-pause. Ayan. So, ihinto siya. Then, pwede nyo i-play. Pwede nyo i-stop kung masyadong matagal. Gagaya nito. Then, pwede nyo tanggalin yung ibang window. Para lang... Mabawa, gusto nyo lang i-compare si bubble sort tsaka si merge sort. Then, ibahin natin yung kulay. Ayan. Mabawa, gusto nyo lang yan i-compare. Ayan. So, kung makikita nyo, sobrang makikita nyo yung difference niya, diba? Ayan. Diba? So, si bubble sort, yun pa lang yung sort niya. So, yung sa left side. Kaya, napakabagal. So, ayan nga. Next na tayo, which is yung searching visualizer. Pares lang to nung nakaraan. Dito. So, dito, mag-enter tayo ng integer and then search. Ito, papakita niya. And then dito sa version 2 is mas visualize natin siya ng maayos. So dito meron na siyang default integer na pwede mong i-search.
pwede kang mag-generate ng new array, change the size, change the speed, and kapag sinerge natin siya, ayun, makikita natin kung saan yung nakita. So, 180 found at index 114 in 3 steps. As dito naman sa linear search, nakita niya yung 180 in 97 steps. So, here, mabivisualize niyo kung gaano kabilis yung binary search. Alright? Kung di nyo pa alam yun, marami namang ano sa YouTube. Ayan. Pero kung gusto nyo ng brief overview, yung binary search kasi, sorted array, kailangan yung input. Ito na gagawin niya, i-divide niya lang yung array into two parts. Kaya pag in-slow mo natin ito, search. So, dito, and then dito. Ayan, hanggang ganun yung nangyari. So, pause lang natin. So, nangyari dito, tinignan niya yung gitna, and then, kung yun ba yung hinahanap natin, na 182. Kapag hindi, check niya kung less than. Dito. Eh, greater siya. Diba? Yung gitna, yung 182, mas malaki sa gitna. Kaya, dito siya nag-search. So, sinek niya ulit yung gitna. Hindi pa rin ito kasi mas malaki sa kanya yung 182. Sinek niya ulit yung gitna. Wala pa rin. Tapos, sinek niya yung gitna. So, dito, ito yung muna yung sinek niya. And then, pumunta siya dito. And then, mas maliit. Mas malaki ito eh, kaysa sa 182. So, kaya pumunta naman siya sa left hanggang nakita niya. So, parang ganun. Ayan. And then, proceed na tayo sa last but not the least and the best pathfinding visualizer. So, dito, compare muna natin nakaraan. So, dito, di ba meron tayong random wall and then create maze. So, napakapangit ng maze natin. Dito naman, meron na tayong animated na walls. Okay? So, gagaya pa rin ng dati, meron tayong ano dito, tawag dito, walls na grid. If you want to add walls, you can just click and drag. Ayan. Okay? Ayan. So, magkakaroon na yan ng wall. And then, pili ka na ng algorithm. Ayan. So, weighted or unweighted. Mamaya, ipapaliwanag ko yung weighted. So, dito muna tayo sa unweighted algorithm, breadth first search. Ayun. So, napindot ko ata. Kasi pag napindot mo to, kusa itong mag-update eh. Pero pag inanimate natin siya, ayun. So, makikita natin yung animation kung paano niya na na kukuha yung shortest path. So, kasi pag ito naman, pwede mo itong i-move. So, mag-update siya in real time. Clear obstacle, clear path, clear walls, clear all. Ayan. So, ganun lang. And then, sa weighted naman, if you want to add weighted nodes, just press W. Hold mo yung W and then click and drag. So, ayan. So, magkakaroon tayo ng wall. Ay, ng weighted nodes. Kumbaga, yung weighted nodes, sa ano lang ito gumagana, dextrous algorithm. Ayan. Mamaya makikita natin yung difference. Ayan. So, pansinin nyo to guys. Maglalagay ako ng weighted data. So, iniwasan nyo na yung ito. Iniwasan nyo to. Okay? Kasi, masyadong maraming sagabal dun sa dadaanan niya. Kapag ano siya, dextra. Pero kapag breadth first search yan, i-ignore niya lang yan. Hindi niya papansinin kasi yung dextra, yung breadth first search, hindi siya weighted algorithm. So, ayan, kung napansin niyo, ayan yung path. Kapag dextra, ayan na. Ayan, diba? Kapag naglagay pa ako dito, wait lang. Ayan, so iniwasan niya, diba? Kapag breadth, so hindi niya iniwasan yung mga weighted node. Pero nga kapag weighted siya, dextra, ayan. Pag search natin ulit, ayan. So iiwasan niya yan. Ayan, so clear natin and then pwede naman tayong mag-add ng recursive division.
maglalagay siya ng maze. Ayan. So, mas magandang maze na to kaysa dun sa dati. Tapos, animated pa siya. May algorithm din to, guys. Yung recursive division algorithm din yan. And, ayan. So, kapag nag-search tayo dito, ayan, diba? Sobrang angas. Boom. Ayan. So, ang ganyan din. Pwede mo rin itong i-move. Pwede mo i-move dito. Ayan. So, guaranteed pa rin yung shortest path. Try natin si random depth first search. Alright. Ayan. So, try natin si depth first search. Ayun ba? So, mabilis siya. Kaya lang yung depth first search hindi guarantee na yun yung shortest path. Kasi yung shortest path dyan ito eh. Ayan na. Diba? So, kapag dextra yan, ang shortest path dyan is yung nasa taas. Ah, diba? Kasi dextra yun eh. Ay, breadth first search pala. I mean, sorry. So, ayan. Yun lang naman. And, if you want to make your own version out of this, so, ililink ko din sa baba yung GitHub repository and bigyan nyo din ng star and follow nyo na rin ako sa GitHub if you want. And thank you for watching. See you on the coming episode. Mag-upload na ako ng mga tutorial this month, October, and abangan nyo din yung gagawin naming website kung saan mag-upload kami doon ng mga tutorial, which is in-depth tutorial and detailed. And doon ko na rin i-upload. So, busy lang din talaga kami sa paggawa ng tutorial website na yun. And yun lang. Thank you for watching and I'll see you on the next one.